dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Posible bang magkaroon ng ghost manifestation ng isang puon? Ang hirap isipin, ang hirap paniwalaan. Pero minsan sa aking buhay nagpakita ang aparasyon ng isang banal na imahe. Ngunit papadudot kumbaga sa makabagong terminology ngayon ay naiskam ako. May nagpakita ngang aparasyon ngunit nagpakita ito sa akin sa kakaibang anyo. At hindi siya nagpakita sa akin para iligtas ako kundi para dalhin ako sa kadiliman. Hindi ito ang operasyong na naisin kong makita, Papa Dudut. Ako po si Krisa. Nasa 28 years old na ako sa ngayon at nakatira ngayon sa Parañaque pero Tubong Nueva Ecija. Siya nga pala ang ikikwento ko sa inyo ay hindi naglalayon na sirain ang paniniwala ng mga tao sa puon. Hindi ako sumulat sa inyo para manira ng kung anumang relihiyon. Ang kwentong ito ay base sa tunay kong karanasan at ilalahad ko yon sa inyo nang naaayon sa aking nakita o nasaksihan. Papa Dudut, I've always been religious kahit noong bata pa ako. Isa akong Katoliko na naglilingkod sa aming simbahan sa Parañaque. Deboto ako ng mahal na Birheng Maria. Gabi-gabi ako kung magrosaryo at every Saturday kung magnovena. Taga-subaybay din po ako ng Agoo kung saan may napabalitang pagmimilagro ng mahal na birhen. Pero never pa akong nakasaksi ng aktual na aparisyon. At pangarap isang araw ay magpakita rin sana sa akin ang mahal na Birheng Maria. Tatanggapin ko ang anumang mensaheng ibibigay niya. Minsan ay nayaya ako ng aking mga kaibigan na magtungo sa isang lugar sa Nueva Ecija. May kakaiba raw na milagro ang mahal na birhen na nagaganap sa lugar na yon. At dahil curious ako ay sumama ako. Mag-overnight kami sa bahay ng kamag-anak nang hindi umano ay pinapakitaan ng mahal na birhen. Pagdating namin sa naturang lugar ay may naramdaman kagad akong kakaiba pagpasok na pagpasok pa lamang namin sa bahay na yon. Usually good feeling ang nararamdaman ko. Na para bang a burden was lifted up from me. But on that particular day ay isang pakaramdam talaga na kakaiba ang nasense ko. Parang feeling of fear, of danger. Ayos ka lang ba, iha? Tanong sa akin ng tagapamahala. Siguro'y napansin niya ang uneasiness ko sa lugar. Eh nahihilo lang po ako. Mahaba rin po kasi ang binahin namin papunta rito. Ang sabi ko na lamang. Mamayang kaunti ay tinapik naman ako sa balikat ng mga kaibigan kong sina Mylene at Sherine, telling me na magiging okay na ang lahat. Samantala ay dinala kami ng tagapamahala ng imahen sa isang silid. Sa loob ng silid ay pinasok namin ay naroon ang life-size image ng Virgin Mary. Kulay purple ang magara niyang kasuotan. Na pinakinang ng sequence at iba pang mga palamuti. Tulad ng ibang imahe ng Birheng Maria, may korona rin ang isang tao. Maamo ang kanyang magandang muka at nakapikit siya na animoy na nananalangin. Nadatnan namin sa kwarto na may mga babaeng deboto na nakaluhod sa harapan ng life-size na imahe. And then naramdaman ko naman ang uncomfortable feeling of fear. Bothered ako dahil noon lang nangyari sa akin yon. It was as if something isn't right. Nakisama kami sa mga nananalangin. Makalipas ang isang oras ay lumabas na kami ng kwarto at nakipagkwentuhan kami sa mga kapwa deboto na naroon. Sari-sari ang kanilang istorya. Hinggil sa milagro na naisagawa na sa imaheng Maria. May mga gumaling sa breast cancer, may nakapasa sa board exam, may nanalo sa loto, may napaibig na binata, pinagaling na anak, pinalakad na lumpo. At kung ano-ano pang milagro na narinig ko na rin sa iba.
Minsan daw ay nakita nilang lumuha na ang imahe ng Birheng Maria. Lumuha daw ito ng dugo. Isa yon sa maraming bagay na gusto ko ring masaksihan. Ngunit hindi ako mapakali sa aking nararamdaman. Iniisip ko kaagad na baka may kasalanan akong nagawa na kailangang ihingi ng tawad sa Birheng Maria para gumaan na muli ang aking pakiramdam. Pasok ulit ako sa loob ha magdarasal. Paalam ko sa mga kakwentuhan ko. Sige iha, magdasal ka lang sa ating mahal na Birhen, habol ng tagapamahala sa akin. Samantala bago tuloy ang pumasok ay hiniling kong mapag-isa sa kwarto kung saan ay naroon ang imahe ng Birheng Maria. Pumayag naman ang mga tagapamahala, pinaunlakan nila ang aking kahilingan. Pumasok ako noon sa loob ng silid. Naroon pa rin yung kakaibang pakiramdam. Inilabas ko ang aking rosaryo, lumuhod ako sa harapan ng life-size image. Looking up at the image habang nakaluhod ako ay parang ang laki-laki nito. Parang higante, kinalabutan ako. Para akong natakot at ngayon lang nangyari ito. Napakaganda na mukha ng Birheng Maria ang amo-amo. Considering na nakapikit pa ito na animoy nananalangin, yet kinakabahan talaga ako. Holy fear kaya ang umiiral sa aking damdamin. Hindi ko alam. Ipinikit ko na lamang ang aking mata and I started praying the rosary. Nasa kalagitnaan pa lamang ako ng first mystery nang may marinig akong tinig. Parang may sumasabay sa akin habang nag-rosaryo ako at nagdarasal ng Hail Mary. Pabulong na tinig. Pausang boses, parang boses ng matanda. Nagmulat ako ng mga mata, baka kakoy may pumasok sa loob ng kwarto na hindi ko namamalayan at sinabayan ako sa panalangin ko. Pero walang ibang tao sa kwarto kundi ako. Tumingin ako sa imahe ng Birheng Maria sa aking harapan. Hindi pa rin nawawala yung mabigat kong nararamdaman. Ipinikit ko ang aking mata at nagpatuloy sa panalangin. Pagbigkas ko ng Hail Mary ay narinig ko na ang tinig na sumasabay muli sa akin. Ibang-ibang kabang aking nararamdaman. Natakot na ako yet buong loob ko pa rin itinuloy ang aking pagdarasal ng Hail Mary. Sumasabay sa aking tinig yon. Hanggang maramdaman ko na lamang na may humahatak sa rosaryong hawak ko. Diyos ko, natakot na talaga ako. Napamulat ako ng mata at pagtingin ko sa imahe ng Birheng Maria sa aking harapan ay nakadilat na ito. Nakatingin siya sa akin na parang galit na galit. Takot na takot ako. Natumba pa nga ako at napahiga sa may sahig at pagtingin ko ulit sa mukha ng imahe ng Birheng Maria ay nakapikit na ito tulad ng dati. Pero iba na talaga ang naramdaman kong takot. Lumabas ako ng kwarto at hindi ko na kasi nakayanan. Nagtuloy-tuloy ako sa banyo, naupo ako sa bowl at isanarado ko ang cubicle. Doon ay naiyak na lamang ako. Sa isip-isip ko, Papa Dudut, ay bakit nagagalit sa akin ang Birheng Maria? Ano ang nagawa kong kasalanan? Tinuloy ko ang panalangin ng rosaryo para ihingi ng tawad ang anumang nagawa ko. Taimtim at pikit mata akong nanalangin. Pero sa kalagitnaan ng aking pagdarasal ay may narinig akong sumisit-sit. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut. Pagdilat ko ay may nakita kong anino sa ibaba paa ng babaeng nakayapak. Hoy, ang sabi ng tinig. Kusang bumukas ang pinto ng cubicle. Laking gulat ko sa aking nakita. Sa aking harapan ay naroon ang imahe ng Birheng Maria, gumagalaw siya. Buhay na buhay, pero hindi yon ang lubos kong ikinasindak. Pagtingin ko sa maamo niyang mukha ay duguan yon at nanlilisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin, sabay sabing, walang magagawa ang pagdarasal mo. Wala, 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 sigaw nito sa akin. Nagsisigaw na lamang ako sa takot ko, Papa Dudut, hanggang saklolohan ako ng aking mga kaibigan. Pinasok nila ako sa banyo at tinulungang makatayo mula sa pagkakaupo ko. Napayakap ako sa kaibigan kong si Mylene. Umalis na tayo dito, ang umiiyak kong sabi. Umalis na tayo, insist ko. Umalis agad kami ng mga kaibigan ko noong araw ring yon. Nang usisain ako ni na Mylene at Sherin kung bakit bigla akong nagayang umuwi ay ikinuwento ko na sa kanilang mga nangyari. As usual ay hindi sila makapaniwala sa aking sinabi. Talaga, Krisa? Nagpakita sa iyo ang Birheng Maria? Ang tanong ni Mylene sa akin.
Oo, nakita ko ang apparition ng Birheng Maria, pero malakas ang kutob ko na hindi siya yun. Na diablo ang nagpakita sa akin at ginagaya lamang niya ang imahe ng Birheng Maria, tugon ko sa kanya. Baka sinusubok ang pananampalataya mo, ang sabi pa ni Shireen. Halos atakihin na nga ako sa puso sa takot eh. Shireen, yun ba ang pananampalatayang sinusubok? Tinakot nila ako. Tinakot ako ng kung anumang yun na nagpakita sa akin. Protesta ko. Hindi na kami muling nagbalik sa lugar na yon hanggang sa mabalitaan na lang namin na lumipat na raw sa Isabela ang grupo. Dala ang kanilang poon. Hindi pala taga Nueva Ecija ang may-ari ng poon at ang mga miyembro nito. Nagpupunta ito sa kung saang-saang probinsya na animoy nila lako ang imaheng dala-dala sa bawat baryong puntahan. Bagamat hindi nagbago ang aking pananampalataya ay hindi ko pa rin makalimutan yung imaheng nagpakita sa akin. Alam kong hindi yon galing sa kabutihan. Samantala akala ko Papa Dudut ay doon na matatapos ang nakakatakot kong experience na yon. Pero nagkamali ako dahil lumipas ang maraming taon. Muli akong bumalik sa simbahan namin para doon magdasal pero nagimbal ako. Nang makita ko ang puon ng Birheng Maria kung saan ay nakita kong sinasaniba ng kung anong kapangyarihan ng dilim. Papadudot nang makita ko yon ay dali-dali akong lumabas ng simbahan at nagtungo ako sa katapat na tindahan. Doon ay nakumpirma ko nga ang puon na nakita ko sa loob at ang puon kung saan may masama akong karanasan ay iisa lamang. Dahil doon ay mabilis akong umuwi ng bahay at doon na lamang nagdasal sa aking kwarto. Pero Papadudot, hindi ko akalain na pati sa bahay ay susundan ako ng nakakatakot na puon na yon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na kalamitan po sa mga nakikinig sa atin sa ating pong pinaghirapan na mga series dito sa YouTube ay hindi pa nakasubscribe. Malaking bagay po sa amin kung kayo po ay pipindot ng notification bell at magsosubscribe. Ganon din po ang suporta sana ang gawin natin para sa Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Sa pagpapatuloy, habang nagdarasal ako ay nakarinig ako ng mga sit-sit. Lumingon ako sa paligid ngunit wala naman akong nakitang kakaiba. Nagpatuloy ako sa pagdarasal pero ginugulo pa rin ako ng mga sit-sit hanggang sa nagulat na lamang ako nang biglang may dumakma ng sakong ko. Napasigaw ako at napatumba sa may sahig at kitang-kita ko sa ilalim ng kama ko ang aperisyon ng birhen na lumuluha ng dugo pero nakangisi ito sa akin. Tapos pagapang siyang lumabas sa ilalim ng kama ko. Siyempre papadudot sobra kong nataranta at napasigaw. Sinubukan kong gumapang at anyong tatayo na sana pero bumagsak ulit ako sa sahig nang hawakan ng puon ang aking paa. Nagpupumiglas ako pero nagpatuloy ang puon sa paghawak sa akin. Dahil doon ay isinigaw ko na ang pangalan ng Diyos pero lalo lamang nagalit sa akin ang puon at tuluyan niya akong hinila sa ilalim ng kama. Doon ay naka face to face ko ang puon at doon ko nakumpirmang isang diablo yon dahil ang mga mata niya ay pulang-pula na parang sa demonyo. Pagkatapos noon papadudot ay nawala na ako ng malay. Nagising na lamang ako mag-aalas 5 na ng hapon na nasa ilalim pa rin ako ng kama kaya alam kong hindi ako binangungot kundi aktwal akong hinila ng puon sa ilalim ng aking kama. Dali-dali naman akong lumabas ng kama at nagpalit ng damit at saka mabinis akong lumabas ng bahay. Papadudot nagtungo sa simbahan sa kabilang barangay at doon ako lumapit sa pari at humingi ako ng tulong. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng mga naranasan ko. Naiintindihan kita. Ganyan din ang naging karanasan ko noong makaharap ko yung sinasabi nilang naghihimalang imahe ng Birheng Maria. Pagtatapat ng paring kausap ko na nakilala ko sa pangalang Father Jordy. Talaga po Father, tanging nasabi ko. Siguro'y alam ng diablong yon na mahirap tayong linlangin at malakas ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya ganoon na lamang ang naging reaksyon niya sa atin, dagdag pa ni Father Jordy. Kaya nga po Father, nung unang kita ko pa lamang sa puon ay nagduda na ako, segunda ko naman. Mabuti naman at napagpasyahan mong pumunta rito sa simbahan, ang sabi pa ni Father Jordy. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano kita matutulungan, pagpapatuloy pa niya.
At yun nga, Papa Dudut, agad niya akong ipinagdasal at binasbasan at nagbilin siya sa akin na ako raw ay sinusubok ng Panginoon kaya huwag daw akong bibitaw sa aking paniniwala. At yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut, hindi ako bumitaw sa aking paniniwala. Nilakasan ko ang aking loob at nilabanan ko ang aking takot at simula noong pumunta ako sa simbahan para magpabindisyon ay hindi na nagparamdam sa akin ang nakakatakot na puon. Papa Dudut, nasa inyo na lamang yan kung paniniwalaan ninyo ang aking kwento. Pero totoo talagang naranasan ko ito. Ganun pa man, dahil sa mga nangyayari sa akin, lalo nga akong napapalapit sa Panginoon. Lalong tumitibay ang aking pananampalataya. Oo, hindi pa rin maaalis sa isipan ko ang nakakatakot na aperasyong nasaksihan ko. Pero alam kong hindi na yon mauulit dahil alam kong mahal ako ng Diyos. At hinding-hindi niya ako pababayaan. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang may babahagi ko sa inyo. Sana'y mapili niyo pa rin po itong itampok sa inyong YouTube channel. Ang aral sa kwento ko, anuman ang kababalaghang kinakaharap ninyo. Tandaan ninyo na malalampasan ninyong lahat ng yan kung matibay ang paniniwala at pananampalataya ninyo sa Diyos. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat na bumubuo sa pinakamagandang YouTube channel sa ngayon. Lubos na gumagalang, Krisa. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.